Hi guys! Good evening everyone! Alam ko busy kayo ngayon dahil nagpre-prepare kayo ng mga pagkain nyo ngayong darating na bagong taon. Malamang kayo ay nagluluto ng mga kare-kare dyan, caldereta, spaghetti, carbonara, pancit, yan, lahat ng di nawawala sa New Year, and syempre, of course, yung mga prutas natin dyan, and yung prosperity na tinatawag natin na pampaswerte para sa dadating na bagong taon. Naiisip ko pa lang talaga ang New Year dyan sa Pilipinas, nalulungkot na ako dito sa Korea kasi alam kong sobrang saya talaga dyan dahil sobrang ingay ng New Year. As in talagang paglabas mo ng bahay, may nagpapaputok. Ayun ko lang ngayon kung may nagpapaputok ba, Lucy's, ganyan. Tapos may mga nagtotorotot, may mga nagbibidjoke. Ay nako, talagang nakakalungkot. Pag-iisipin ko talaga yan. Pero of course, kahit nandito kami sa Korea, syempre ginagawa pa rin namin masaya ang aming New Year kasama ang aming pamilya. So, nag-vlog lang ako guys kasi gusto ko lang malaman nyo kung paano mag-celebrate ang mga Pinay dito sa Korea ng New Year kasama ang pamilya, ayan. Dito kasi sa Korea guys, ang New Year dito, hindi sila nagse-celebrate ng January 1. Hindi katulad sa atin ng December 31 pa lang, nagsiselebrate na tayo, sinasalubong na natin yung January 1. Pero dito kasi, ang New Year nila dito is, dineselebrate nila parang yung sa Chinese New Year. Kasi diba dalawa ang calendar nila dito guys. So yung sinusunod nila is yung unang-unang calendar. February sila nagse-celebrate dito ng New Year. Tapos ang New Year nila is yung magsusuot ka lang ng hanbok. Tapos pagka New Year pumupunta sila sa mga bahay ng yun nga yung lolo't lola, sila doon binibigyan sila ng sebeton. Yun yung pera, kumbaga parang Happy New Year na pera binibigyan sa kanila. Mag-iinsa sila. Ganun. Tapos ang niluluto nilang pagkain is yung tuk-tuk or tuk basa may mga tuk-cha. Ganun yung celebration nila dito sa Korea. Tapos may mga kainan din. Pero ngayon kasi corona nga kasi baka hindi rin ganun hindi rin masunod yung pagpunta-punta sa mga bahay ng lolo-lola kasi nga hindi rin pwedeng mag-gathering ngayon ng maraming tao. Iba pa rin talaga ang bagong taon dyan sa Pilipinas. So, nagluto lang ako guys ng mga pagkain pero hindi ganun kadami, hindi katulad sa Pilipinas na talagang sandamakmak na pagkain ang niluluto kasi marami nga tayong kamag-anak, mga kasama, kasalo. Kaya dito kasi, konti lang kami, so pamilya lang talaga. So, ilan lang talaga yung niluluto namin, yung talagang kaya lang namin kainin. So, ayan guys, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga niluto ko. Ito lang yung niluto ko for darating na New Year. Ito yung giniling na quail egg, na may quail egg. Kasi dapat mag-isip ako ng ibang lulutuin. Pero ito yung ito yung nakita ko sa internet. So, parang nasarapan ako. So, sabi ko, ganito na lang lulutuin ko. Tapos, and then, nagpansit lang ako, guys, yung Mickey Bihon. Sinaluan ko siya ng, tawag dito, parang kanton, and then, Bihon. And then, ito, kaninang umaga, nagpunta dito si Ellie Rose Kim, nagawa kami ng biko. Ayan, kaming dalawang may gawa niyan. Ayan, naghati kami. So, first time ko lang gumawa ng biko, guys. At alam ko medyo maputla siya, pero lasang naman siya, biko siya. Kasi tinikman ko siya kanina. At saka, perfect na yung yung tamis niya. Medyo, ang ginamit ko lang kasi dito is yung hindi ganun ka-brown na sugar. Kaya siguro naging ganyan ang color niya. And then, ito naman, bigay to ni Ellie Rose Kim. Gawa niya na buko pandan salad. Yan guys, yan lang ang niluto ko. Tapos meron pang Shanghai, kaya lang yung Shanghai, kinain na ni Yunyuk, hindi na umabot. Ayun, favorite niya kasi yun. Tapos fruits, ayan. Yan lang fruits na na binili ko. Tapos ito yung pinaka-importante sa atin, ba? Diba? Naniniwala ba kayo sa mga feng shui guys? Kasi eto, tinawag ko pa to sa mama ko kasi hindi ko alam kung yung pampaswerte ngayong darating na bagong taon. So, sabi nila, ang ilalagay daw is yung sa pinakailalim is yung pera. Coin siya na tigbe-20 ata yun. Wala man akong tagbe-20. So, syempre, tag-500 won na lang yun nilagay ko. Una, diba, yung sa ilalim, 8 coins, then lagyan ng malagkit na kanin. Nabigas pala, sorry. Naging kanin na. Luto. Tapos, eto,
12 itlog, and then lalagyan daw ng mga laurel dito sa ano, likod ng itlog. Yan. And then orange sa gitna. Tapos another coin na naman dito sa pa, ano, palibot ng orange. 8 na ano coin. And then dapat ito, guys, alam ko ano to eh, ampaw. Wala kasi ako nabiling ampaw, kaya ginawa ko pera na lang. Sabi kasi ng mama ko, okay lang daw yung basta nakatayo daw yung mga pera. So, sana swerte talaga siya, no? Pero yearly naman talaga nagawa talaga ako ng ganyan, guys. Kasi wala namang mawawala kung maniniwala, di ba? Ayan, guys. Sinintay ko pa si Yobo. Kasi kanina tinawagan ko siya. Ang sabi niya sa akin, 8 or 8:30 siya darating. So, 8 o'clock na ngayon. Wala pa siya. Malamang 8:30 na siya. So, wait ko lang siya, tapos mamaya kakain na kami. Pero si Yunyo kanina, pinakain ko na kasi nagugutom na siya. From school kasi, siyempre, pagkagaling sa school, talagang lagi siyang ginugutom. Onting snack lang, tapos kanina, pinakain ko na siya ng kanin, tsaka pansit. Ayun. Tapos ngayon, habang hinihintay ko si Yobo, nagtitingin ako sa Google. Kasi, checkin natin kung ano yung mga hula-hula sa atin ngayong year 2022. Ano bang mga zodiac sa inyo, guys? Ako kasi, ano, ko July 23, 1985 ako pinanganak. So, ang zodiac sign ko is Leo. Then, ang aking year is Year of the Ox. Pero hindi Year of the Ox ngayon. Ang sabi ata nila, Year of the Rooster ba? Year of the Rooster ata ngayong 2022. So, tingnan natin kung ano yung magiging lucky, ano natin, kung maganda bang year ko ngayong taon na to. Oh my God. Sana nga. Ayan, guys, nag-scroll ako sa Google, kaya lang yung sa Google medyo mahirap siyang intindihin. Tapos parang ang lalalim. So, nag-try ako dito sa Facebook, may nakita ko dito, ito medyo mas madali siya. So, babasahin natin. Pero yung mga ganito, guys, naniniwala ba kayo? Kasi ako, hindi naman ako totally as in naniniwala. Kumbaga, natutuwa lang ako sa mga ganitong hula-hula. So, yearly naman yan, lagi nagkakaroon, di ba? So, ito, guys, basahin ko yung mga Leo dyan from July 23 to August 22. Hindi ko to sinasabing totoo to na mangyayari to. So, nasa atin pa rin ang ating kapalaran kung paano ang magiging buhay natin sa mga darating na taon. So, ito kay Leo, sa pagdating sa money, mababawasan ng unti-unti ang mga bayarin sa mga parating na buwan. Wow! May mga bayarin pa ba ako ngayon? O, buwan ko naman, may mga bayarin tayo actually. Mga tubig, kuryente, ganyan. Sa utang naman, wala naman akong masyadong utang. Kung magka-utang man ako, madali ako magbayad. Kasi takot ako sa ganyan, guys. Ayoko na mga utang-utang na ganyan. Nakakatakot. Tapos, may bago ring source of income na parating. Wow, bet na bet ko to, guys. Kasi, sino ba naman aayaw sa bagong source of income, di ba? Kung pwede nga lang na marami kang mapagkukunan ng income talaga, why not? So, bet ko tong ano na to. Tapos sa career naman, punta naman tayo sa career. Maging kontento sa estado ng iyong karera sa kasalukuyan, pero maging bukas sa mga bagong oportunidad. Pero ako naman kapag, ano, pag meron naman, kunyari, yung estado ng karera ko, nakukontento naman ako. Pero, syempre, kung may mas maganda sigurong opportunity na pumasok sa'yo, bakit hindi mo yung piliin, di ba? So, parang sa akin, okay yung ganun. Tapos, umiwas sa pag-underestimate ng sariling kakayahan sa piniling trabaho. Lakasan ng loob sa darating na 2022. Wow! Ano kayang nangyari sa 2022 sa karir ko at kailangan lakasan ng loob? Kung ano man yan, wala namang binigay ang Diyos na isang pagsubo na hindi natin kakayanin. So, kung nahihirapan man tayo, magdasal lang tayo ma-overcome natin yung mga ganyan. So, kaya natin yan, guys. Tapos, sa love naman, umiwas sa mga ipinagbabawal na pag-ibig. Wow. Wala naman akong pinagbabawal na pag-ibig, guys. Easy!
hindi ako ano, ayoko na mga ganyan, nakakatakot. Kaloka naman to. As panatilihin ang loyalty kung ikaw ay may karelasyon. Of course naman, loyal naman tayo dyan. Kahit medyo nag-aaway-aaway, may mga pagsubok. Kailangan pa rin maging loyal tayo sa ating mga partner kasi para yan sa pagpapahaba ng ating relasyon. At saka syempre, lalo na pag may mga anak na tayo, di ba? And then, kung ikaw ay single, maging bukas ang puso sa bagong tao para sa'yo sa 2022. O, ayan. Para sa mga single dyan, guys, ayan na. Buksan nyo lang daw ang puso nyo, wag nyong isara. Kung, wag naman yung kada may papasok, bukas agad. Siyempre, buksan mo yung puso mo, pero siyempre, mamili ka pa rin kung tama ba yung tao na papasukin mo sa buhay mo, kung baga ganun. So, yun guys, binasa ko lang sa inyo yung horoscope ng mga Leo dyan. Pero, sana, maganda pa rin na ating maging kapalaran by next year. Nasa atin pa rin naman yan guys, kung gusto natin maging masaya at maging maganda ang kinabukasan natin. I mean, yung magiging buhay natin, di ba? So, ayun guys, dumating na si Yobo, naligo lang siya kanina. So, tinapos ko lang to ngayon. Prepare ko na yung pagkain namin. Samahan nyo na lang kami kumain, guys. So, doon na tayo ah. Wala guys, first time nakakain ni Yobo nitong ano na to, yung gininig na quail egg, at saka buko pandan ni Ellie, at saka itong ano, yung biko. So, papatry natin to, tingnan natin kung ano magiging reaction din niya dito sa mga pagkain na to. Kain tayo guys! Kain guys, sabahin nyo ba? Ito na, honey, papago. First time lang kumain ni Yobo nito. Pinakita ko sa inyo kanina. Ito, wag kang yung Shanghai kasi guys, at saka itong pancit na tikman na to ni Yobo dati pa. As in, lagi kasi ako nagluluto niya. So talaga, gustong-gusto niya talaga yan. So gusto niya yung lasa. Siyo niyo kasi, kumain na to. Kaya, ayan, naglalaro na siya. Kakain na lang muna kami ni Yobo. Ito ang susuka yun, ha? Inun, de. Ito, ito. Hindi ba susuka ko, ha, ba? Susu. Susu. Iwait sana. Usa natin si Yobo. Ito, 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 ito. Iwait sana, oma. Kamu gusto. Ani, iwo, papa mo. Iko mo kung paano nakakalit. Gera na. Ano ka? Mo ka. Ito ka. Ayaw na magpaawat niya yung yuk sa kanyang nilalaro, guys. Masi ote. Okay, tama. So? Yun o. May mga basta yung sopo. Igo lang. Okay, tama. Score na. Halta. 8? Oh, yun. Halta. Ali, Sidnon. Yung tungi ka na? Ah, ang score niya kasi guys is 8. So, 8. From 1 to 10, yung 10 kasi ang sa kanya yung mataas, yung okay. So, 8 daw. 8 daw itong ano na giniling na quail egg. May quail egg. We? Mashi. We? Mashi. Mashi lang. Yung egg, gumuko ba? No, wait. Si Yunok naman favorite niya ang Shanghai, guys. Lagi niya lang kumain. Ay, wala ka. Ito. Toto. Aso sila. Tapos mamaya, patingin
Mamaya patikin natin to, Ellie, kay ano. Kasi hindi ako nakagawa, hindi ako marunong gumawa ng buko pandan, guys, eh. Yung salad lang na fruit salad yon, natikman niya, gusto niya yon. Hindi ko na nablad yon. So, itong buko pandan, iba kasi ang lasa nito. Buko arahani. Buko nun is coconut. Coconut yan, ha. Igo coconut yan, eh. Coconut strip. Coconut yan. Ay, dry na masti na. Oh, dry is. Hmm. Ito dry dyan. Ito? Dry nga ba yan? Ken, ane. Dry na masti. Masarap daw yung dried coconut. Parang nakatingin ata siya ng dried coconut, guys, eh. Kinakain niya lang ng gamot. Masarap daw. Igo jelly, ah. Kundi, igo noon, pandan, arani. Hindi niya kasi alam yung pandan, guys. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya yun. Pandan boy, juke chomik. Pandan. Pandan flavor dyan, eh. Yung ako matalan. Mashis, ah. Ano? Ay, pati ako na paano. Jelly dyan, ah. Hindi, ang jelly chowa dyan, ah. Kanya? Ah, wala daw lasa ang jelly na to. Puno sa mashis nanda, ah. Yung coconut daw masarap. So, okay sa kanya yung coconut. Igo, score na ote. 6 eh. 6? 6 daw. From 1 to ano, 10, 6 ang ano niya. Yung 10 ang mataas, guys, ha. So, 6 siya. 6 daw to, Ellie. Pag-score ng asawa ko dito sa ginawa mo is 6. Pero, nagustuhan niya. Kasi yung iba talaga yun. Bulka? Hap mo na siya. Hap nga eh. Igo nun. Patikin natin itong Bigo, guys. Kay ano, kay Yobo. Papi na rin. Igo papya, paphago, kaya coconut puyo. Iso, kudami sultang. Ako dito saan, yakpap. Ay, yakpap. Oo, kasi yung yakpap, meron silang ganito, guys. Kundi igo yakan taltarang mo yan. Medyo matamis to kasi yung kanilang yakpap, hindi yun matamis, guys. Tapos may mga kongkong yun. Ano ba yung ano, yung beans. Eto, asukal. Igo to coconut yan. Pilipinas, buka pata. Hmm? Pilipinas, ha? Tita, nene, mando. Hmm. Buka talag. Natikman niya na ba to? Kasi dati umuwi kami ng Pilipinas, alam ko may natikman siyang kakanin, guys, sa ano eh, yung ginawa ng tita ko. Maja? Sali, ayun, dalgastoyo. Umay ba? Ani, minamino, igo, umako itya na. Ani, chapsal. Makakulin natin iti, ito na. Ani, yun namin, igo, no, mucha ka sa temele. Uli, tashi man duroso. Kunde, yakan, igo, yakan pagpakejo ko. Pero saka uli na doon yun. Kasi, guys, yung ginawa namin to ni Ellie, ang dami naming nagawang coconut milk. So, ginawa namin, nag-add kami ng bagong kanin na malagkit. So, nagluto kami ng kanin na malagkit. Iba yung kulay na malagkit na binigay kasi sa akin ng biyanan ko, yun yung niluto ko. So, nung nilagay ko to, nilagay namin to dun sa ano, nakasalang na yung una naming gawa. So, parang medyo matigas ang konti yung panghuli. Natikman niya. Medyo matigas daw yung iba. Kasi nga hindi naluto ng masyado. Pero, masarap na yan. Pero masarap naman daw yung lasa. Igo score, ote. Ako, hanggang mo. Sa 7. Yung yun! Yan yung ba? Ay, Igo. Ang kulit ng bata. Ano ba yan? So, ito score ni Yobo dito is 7. From 1 to 10, 7 siya. So, mas masarap ko. Nang isang... Tuta. Mas masarap ko nang... Ako, kata na yung kego. Ito, kata na yung kego. Ano, asa? Palo, palo, palo. Ito, kata na yung taba. Taba? Iyo, kata. Ano, asa? Oo. Iyo, anda, palit. Ayun, doon na tayo, guys. Medyo makakulit na yung siyo nyo. Ayan! Dire? Ano nga? So, ibig sabihin, yung kakanin, mas mataas ng 1 point kaysa dito sa, ano, sa salad ni Ellie. So,
So, in fairness, nagustuhan niya rin to. Wow! Ito nga ni Coco, Tatiya. Ito na. Pwede. Bibigyan sana namin, guys, si Vienna ng ano, kakanin. Ito yung ginawa namin. Kaya lang kasi nga may part nga dyan na medyo matigas yung kanin. Kaya nahiya na akong ibigay. So, next time na lang pag gumawa ulit ako ng biko, padalan ko yung Vienna ko. Kasi mahilig din yung sa mga kakanin. Tapos, guys, si Yunso hindi siya nakasama kasi ano siya, meron siyang parang yung one night na itutulog sa Happy New Year at saka Christmas dun siya sa kaibigan niya natulog. Ewan ko sa kaibigan niyo, sir, mga pension house. Yun yung sabi sa akin ng asawa ko. Kasi kanina sabi ko, dali niya dito. Kasi nga nung Christmas, hindi na nga namin nakasama. Ngayong New Year, hindi pa rin namin nakasama. Magpapaalam na kami. Happy, happy, happy New Year sa inyong lahat. At sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. And meron lang ako, guys, isa-shoutout. Nagpapa-shoutout kasi siya bago ko makalimutan. Kasi nung last time na nag-vlog ako, yung nagkaroon kami ng category challenge ni Ellie, is hindi ako nakapagsingit ng shoutout doon. So, shoutout sa iyo, Mayen Aguilar. Salamat sa panonood ng vlog ko. And thank you sa mga new subscriber ko din dyan na bagong nag-subscribe sa akin. So, yun guys! Don't forget to click like and subscribe on my YouTube channel and hit na rin ang bell button para ma-update kayo sa panibago kong video na gagawin. Bye guys! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Bye!